Para sa atin, ang pagligaw ay pinaka-importanting bagay na ginagawa natin sa araw-araw. Karamihan pa nga sa atin ay dalawa o tatlong beses pa nga itong ginagawa. Dahil sa sobrang init na din ng panahon, gawa na din ng pawis at pangangati ng katawan na talagang nakakairita sa pakiramdam. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mo maging malinis para makaiwas tayo sa sakit. Nahihirapan ka ba maligo sa umaga? Di ba ang hirap maligo sa umaga, lalo na kung malamig ang panahon? Pero alam mo ba, malamig man o mainit na tubig ang ipangligo natin, meron po itong benepisyo sa ating katawan. Ayon sa isang pag-aaral na nakapagpababa ng blood pressure at blood sugar ang paliligo ng mainit na tubig. Nakaka-relax din ang kalamnan, nakakalinis at nakapagpapasigla ng ating balat. Dahil sa bumubukas ang ating mga pores kapag mainit na tubig ang ating ipinangliligo. At ang isa pa nag-moisturize din ang balat, at tumutulong sa pagpapaganda ng circulation ng ating mga dugo, at isa pa nakapagpaginhawa rin ng pakiramdam. Pero saglit, paano kung wala naman oras na magpainit ng tubig? Huwag kang mag-alala, may benepisyo rin po ang paliligo ng malamig na tubig. Nakakatulong ito upang maalis ang pangangati sa katawan. Nakakabawas din ng pamamaga ng balat, nakapagpababa ng cholesterol level, at nakakatulong upang maigsan ang sakit sa kalamnan na dulot po ng mga sports activities. Bukod dito, nakakawala din ng antok ang paliligo ng malamig na tubig dahil nakapagpapabilis ito ng circulation ng dugo. Bukod sa napapanatili natin ang ating katawan na malinis at mabango, mapaghuhusay din ng paliligo ang ating immune system at mental health. Nakakapag-boost o nakapagpapalakas ng ating energy at nakakaganda pa ng ating mood. Kaya laging tandaan, mainit man o malamig na tubig ang ating gagamitin, ang mahalaga ay maligo po tayo. Ikaw, anong klaseng tubig ang gusto mo tuwing maliligo ka? Mainit ba o malamig na tubig? Comment down below, at e-share mo din ang masasabi mo, gusto namin mabasa yan. Subscribe. Click on the bell to turn on notifications.